naging tuloy-tuloy lang talaga yung naging mindset namin talaga na hindi dahil na sa mga kalaban namin, yung paganda namin. Naging iso tayo na pag-alala namin yung game ngayon. Sino ngayon yung may pasok ko at hindi na nagkakataan ng pasok. Hopefully, sana pag-tuloy-tuloy din yung pwede sa ibang game. Thank you, Coach. And for Royce, you had 15 points today against Strong Group. Ano lang din siguro yung naging motivation mo coming into this match para mailabas yung laro? Siguro naka-mindset na mo na magtatrabaho lang ako ng maayos. Tsaka sa trust and belief ni Coach Dante, ibigay mo yung best ko. Thank you. Siyempre, nauna yung ano, nauna kasi talaga yung medyo mabigit namin kalaban ngayon at ibagay sa mga na kalaban namin ang nasa baba ko yung standing. Kailangan pa rin talaga namin trabahohin talaga ang every game yun. Kasi importante sa ganitong team ngayon yung bawat palaban. Ano man yung result ako, 3-0 ang team. Ang importante sa amin is yung ano, yung nagiging namin every game na like to, na yung ngayon si Roy sa step up dahil sa wala ni Kat sa isa. Then yun nga, sabi ko, importante lang sana yung ganitong sitwasyon na namin tayo yung mga situation kami sa team namin, meron mag-stand. And for Royce, yung story mo kanina na puro power kids yung mga next game. So, for you so far this conference, yung confidence mo na lang coming to the next games? Oo, kasi kailangan ko yung confident para sa incoming mga games namin. Tsaka yung trust ng mga teammates ko, mga coaches, so parang nag-boost yung moral ko. So, umaangat siya. Kaya napapalo ko, nag-dividence ako, nababla ko na maayos. Coach, si Kat po, okay lang. Okay na po. As of now, ay na nag-dividence ka ngayon. Hindi na namin balik siya sa pili namin. Pero importante ngayon, nakasama namin sa isang game. Ay, hindi na kayo. Siguro, nag-mindset ako na alam ko na yung mga teammates ko at yung mga coaches na kailangan din talaga ako na mag-step up. Kasi yun ako last guy, so kailangan ko mag-step up for them. Tsaka para sa former. May 2 games pa kayo. Alam naman natin yung susunod nyo, yung cream line. So, paano na lang makakatulong tong game na to towards into that? And ano na lang yung mga magiging adjustments ninyo? In terms of confidence, siyempre lang ito sa amin ito. Kasi sa makakasusunod namin ang panahon ngayon, hindi umakatulong na talaga yung confidence namin. Pero wala nung, kailangan pa rin namin paghandahin yung cream line. Like ngayon, may game sila. Kailangan talaga namin na mag-score talaga kung yung pwede namin gawin. Kasi susunod, pwede mangyari sa team sa game namin. Importante ang mag-i-rate kami sa magiging sitwasyon namin sa first game na Same question kayo, Royce. yung preparation niya for cream line? Siyempre, paghihirapan namin lagi sa training, 100% lagi yung training namin. Para pagdating sa game, tsaka sa upcoming games namin, mabigay namin 100%. Lalo sa cream line na ito yung ano talaga, yung matibay na yung team. Siguro, mindset ko lang maglalaro akong maayos, ibigay ko yung best ko. At saka alam natin na si Kunan is one of the ano talaga, matibig kalaban. So, paghanda namin sa training, talaga, bibigyan namin 100% namin. Thank you, Anna. So, think of the shoes ni Kat since wala na siya. Hindi niya mag-recover, then wala na namang exact date yung nasasabi ni Coach about the recovery. Anong nabanggit sa'yo ni Coach na ito yung Si Coach Dante naman, hindi ako binibigyan ng pressure. Basta gawin ko rin yung best ko, gawin ko rin yung nilalaro ko. At saka lalabas naman yung buhay yung inensayo namin sa game. Thank you.